Okay, mga idol. Ito naman yung tinatawag na static wheel balance, no? Ngayon, may nabibili talaga mga gamit na pang static wheel balance. Pero yung sa atin kasi, DIY lang. So, pwede naman kasi ito, no? Kaso, syempre, hindi ganun ka-accurate. Yan, disclaimer lang, hindi ganun ka-accurate talaga ito. Pero, at least, kahit papaano, nakabalansi yung ating mga gulong, no? So, ngayon, kung papansin ninyo, itong aking balancing weight na nandito. So, ito yung stock niya. Hindi ko pa yan natatanggal. So, malapit siya dito sa ating valve stem, no? Ngayon, pagka yan, ipinwesto ko dito. So, ang gagawin nyo lang kasi dyan, humanap kayo ng mga point, kahit anong saang point, no? Bibitawan nyo, dapat hindi siya, ano, hihinto. Tapos, isa pa, dapat walang sinasayaran yung gulong, no? So, kailangan, mas maganda kung nakalevel mabuti yung, ano, yung setup natin. So, ngayon, katulad nito, yan na. Ilalagay ko ng ganyan. So, kung papansin ninyo, gumugulong siya ng konti-konti. Hanggang sa, yan o. Yung pinakamabigat kasi na portion, pupunta yan sa pinakababa. Yan o, kung papansin ninyo, gumulong ng ganon. So, dahil nga hindi ko pa tinatanggal yung mga weights, tingnan nyo, bumabalik siya. Bumabalik. So, yan. Hintayin nyo lang huminto. No? So, itong part na to, pinapakita ko lang na, eto kasi, itong part na to, ay lumalabas na pinakamabigat. Kasi nga, hindi ko pa tinatanggal at hindi rin naman yan yung talagang balance niya. So, yan, katulad yan. Oh. Huminto siya dyan. So, ibig sabihin, etong part na to yung pinakamabigat. No? Kahit ulitin mo yan, na kunyari, pinwesto mo ng ganyan, medyo mataas. So, mas maganda talaga kung smooth na smooth to, tas walang friction. Then, pagka binitawan mo ng ganyan, yan o, dahan-dahan siya mag-i-start na umiikot. So, dahil nga mas mabigat yung part na yon, lagi pupunta yun sa baba. So, ang mangyayari lang, yan o. So, sobra yun ng onte ngayon, pero kakabila yan. Yan o. Babalik, iikot pa kabila. Dahil nga yun talaga yung pinakamabigat na part. Okay? Yan o. So, ngayon mga idol, yan, habang inintay natin, ang talagang gagawin nyo dyan para magbalanse yan is didikitan nyo dito ng balancing weight para magpantay. Dahil nga, yan o, counter niya yan eh. Kumbaga, ito yung pinakamabigat, kukontrayin mo dito. Kaso, sa eksena natin ngayon, dahil nga hindi ko muna tinanggal, so, ang the best dyan, tanggalin ko muna to, saka ako mag-wheel balance. So, ganun yung pagbabalance sa kanya, tanggalin muna yung mga dating weights. Kasi, yung weights na yan, ikinabit yan sa balance nung dating gulong. So, kailangan yung tanggalin talaga yun. Dahil every time na magpapalit kayo ng gulong, kailangan i-wheel balance ulit. Tapos, lagyan nyo ng, pagka na i-wheel balance nyo na, lagyan nyo ng marka. Kunyari, magpapabulkanize kayo o paghihiwalay nyo yung mugs tsaka yung ating gulong, lalagyan nyo ng marka kung nasan yung valve stem. Yun na yung palatandaan. Ngayon, kapag tinanggal nyo yan, dapat pag binalik nyo, dun pa rin yung position niya. Hindi pwedeng mabago. Dahil pagka nabago yun, kailangan nyo ulit pa-wheel balance. Ganun talaga. So, yan. Katulad yan, wheel balance muna natin. Yan, oh. Kahit medyo malapit na siya dyan, umiikot pa rin siya. Yan, oh. Oh, diba? Dahan-dahan, pupunta siya talaga doon sa may mabigat na portion. So, bababa yan. Okay? So, okay. Diwale. Tanggalin ko muna. Okay. So, tanggalin muna natin tong dating wheel balance niya. So, yan. Gamit lang kayo ng flat screw. Tapos, hatakin nyo lang. Yan. So, kailangan. Yan, katulad nyo. Nabutas. Okay. So, katulad yan. Gamitan nyo lang ng basahan para hindi magasgas. Ano? Tapos, ito yung kanyang dating balance. So, lumalabas 20. Malamang 20 grams yan. So, babalik natin to kung kaya na 20 pa rin. Ngayon, kung wala kang 20 o kaya hindi nyo makuha yung balance dito sa dating pang wheel balance niya, eh, kailangan nyo bumili. So, ayan. So, kung hindi kayang i-balance netong 20 na to, yung dating niya, kasi pwede mo naman ilipat lang to eh. Ngayon, kung hindi kaya, eh, kailangan mo bumili neto, no? May nabibili neto sa mga online shop, ganyan. So, kailangan mong bilhan ng balancing weights. Yan, no? Balancing weights yan. So, kada piraso, meron tayong 5 grams, no? So, meron din neto yung 10 grams. Iba-ibang bigat neto eh. Pero ako, pinili ko 5 grams lang. Okay, sige. Balance natin. Testing natin. So, okay mga idol. Ito, di ba nga, tinanggal ko to. Ngayon, pag tinesting ko siya, yan o, katulad yan, inihinto ko dito. Pag yan, binitawan nyo at hindi na gumalaw. Yan.
Kasi katulad kanina, 'di ba? Noong nakakabit pa 'to, kitang-kita niyo naman, gumagalaw kaagad siya. Kasi nga napakalaki ng diferensya nung disbalanse niya. Ngayon, kung titingnan niyo, ayan oh, hindi na siya gumagalaw. So may time din kasi ma-chechempuhan niyo na ganyan, no? Na yung, pag tinanggal niyo lang, sakto na yung pagkakakabit sa kanya, nabalanse na. Hindi niyo na kailangan dagdagan pa ng weights, no? Ngayon kasi yan, panigurado, meron yan napakaliit na disbalance, no? Yung hindi siya balance eh. Pero sobrang liit na ng ano yun, nung weight na yun. Kaya halos hindi nyo na mararamdaman sa manubela. Tapos isa pa mga idol, meron din kasi tayong mga nabibiling gulong, no? Kasi nga, katulad nung sinabi ko, yung gulong, no? Chine-check din nila yan ng manufacturer. Chine-check nila yan kung nasaan yung tamang balance niyan. Tapos yung rim, syempre, may sariling balance din yan kasi magkaiba ng manufacturer yan eh. Ng manufacturing yan eh, di ba? Ngayon, sasabihin minsan yung gulong natin, may marka yan kung nasan yung pinakamabigat na parte o pinakamagaang, no? So ngayon, katulad yan nung dinidiscuss ko kanina, no? Meron yan kung minsan dilaw na marka yung ating gulong. So pagka nakakita kayo ng dilaw na marka, dun yung datapat yung valve stem. Kasi sa rim natin, sa mags, ang pinakamabigat na portion ng mags, yung mags lang, ay yung valve stem. Ngayon, yung gulong nga, no, tinetesting yan ng manufacturer kung nasan naman yung pinakamagaang na parte. So kung saan yung pinakamagaang na parte, doon nila nilalagay yung kulay dilaw na marka. So ibig sabihin, pag tutumbasin natin yun, yung pinakamagaang na parte ng gulong, tapos yung pinakamabigat na parte naman ng mags. Para kapag tinutok nyo yun, kunyari nandito yung dilaw, ito to, kunyari, yan yung ating valve stem. Ito nga, may nakasulat dito na dilaw, no? Pag tinutok nyo yun, halos malapit na kayo sa balanse niya. Kasi nga, tinumbasan natin, pinakamabigat na side ng mags, tapos pinakamagaang na side ng gulong, ng goma. Yun, ganun dapat ang ginagawa. Tapos huwag nyo nang paghihiwalayin yun. Pagka pinaghiwalay nyo, lagi nyo itututok dapat dun. Yung mga idol, ang gagawin nyo naman dyan, no? Kunyari, tinanggal nyo na nga yung mga weights niya, no? Subukan nyo paikuti ng mabilis, no? Yung mga ganyan, yan, mabilis. Tapos hintayin nyo huminto, no? Ngayon, kapag kayan huminto, kunyari, huminto siya sa part na yan, ganyan, no? Ang gagawin nyo, lagyan nyo ng marka to. Itong pinakababa, lagyan nyo ng marka. Tapos, paikutin nyo uli na mabilis. Tapos tignan nyo kung hihinto uli dun sa may marka na yun. Pagka huminto yun dun sa may marka na yun, kunyari, ito yung marka na nilagay nyo, no? Huminto uli siya dyan, ibig sabihin, talaga mabigat tong part na to. Ngayon, didikitan nyo ito ng pambalanse, no, ng weights para pumantay hanggang sa hindi na siya huminto doon sa part na yon. Ngayon mga idol, katulad nito, no, pagka titignan ko tong aking mags, no, dahil nga wala pang weights to kahit ano, so pagka inihinto ko siya banda rito yan, no, dahan-dahan siyang umiikot pababa, no. Sa madali salta, kailangan nyo talagang ano eh, ng pasensya dito, medyo matagal talaga ang proseso, so hintayin mong huminto yan, katulad nyo, no, umiikot siya na mabagal. Hintayin mo yan hanggang huminto. Tapos, tsaka natin te-testingin kung pwede tayo mag-balance dun. Yan. So, every time na inihinto ko dyan yung pito, yung part na to, yung pito nandito, bumababa siya papunta dun. So, ibig sabihin, mabigat-bigat yung parte na yun. Pero napakaliit lang ng difference eh. Kasi kapag nilipat ko yung pito banda rito, hindi siya umiikot. Tapos, kapag pinaikot ko na mabilis, hindi rin siya tumatama dyan. Yan, pero kapag dito ko nilagay yung pito, eh talagang bumababa doon eh. Kahit ulitin ko ng konti dito, yan oh. Talagang iikot at iikot siya ng konti. Yan oh. Ewan ko kung napapansin niyo sa video, ito yung pito natin. Yan oh. Oh, umuusod siya. So ngayon mga idol, hihintayin ko lang yan bumaba ng husto, tapos te-testingin ko. So ang pan-testing, lagyan niyo muna ng scotch tape. Huwag niyo muna ididikit talaga. Kasi hindi niyo alam kung 5 grams lang bang ididikit niyo o 10 grams. So, kailangan testingin nyo muna bago nyo i-finalize. So, iyan. Hintayin ko lang huminto ng gusto. Okay. So, iyan o. Huminto siya dun. Ang gagawin ko lang, yung part na yon kakaunteran ko lang dito. So, dito sa task na to, kakaunteran ko lang. Testingin natin. Didikitan ko muna siya neto. So, 5 grams lang. 5 grams. Iyan. Then, testingin ko ulit yung part na yun, kung bababa pa siya. Yan o. O, diba? Katulad yan, kanina, nung wala pa nakadikit, talagang bumababa yung pito papunta dun. Pero ngayon, may 5 grams ito, yung part na to. O, wala na. Hindi na talaga siya gumagalaw. So, hanapin nyo kung saan siya gagalaw. Pero yan o, kahit na
hindi ko siya ano. Oh, yan oh. Pagka binitawan niya ng ganyan, hindi na siya gagalaw. O pagka dito sa may pito. Oh, yan yung kanina. Ngayon pagka tinanggal ko yan, tingnan natin ha. Tatanggalin ko yung 5 grams na nilagay ko. Kasi sobrang liit eh, kaya ang liit lang ng movement niya. Pagka yan, mas mabilis yung ikot niya. Talagang mapupunan nyo na mabilis yung pagbalik niya, pagbaba niya ng ganun. Yung malamang malaki yung ano niya, disbalance eh. No, malamang mas mabigat na weights ang gagamitin nyo. Yan o, patuloy nyo no, tinanggal ko. O, bumababa na naman yung pito niya doon. O, diba? Yan, o, nandun na naman yung pito niya. So, ibig sabihin, mas mabigat yung part na to, mas magang yung part na to. So, ngayon, lumalabas na tama yung analysis natin. Ito, lalagyan ko. 0.5 lang. Okay, sige, subukan natin. Lagyan natin. Okay, so yung part na to, tandaan nyo lang. Ngayon mga idol nga pala, mas maganda rin kung ganito kaliliit na weights ang gamitin nyo eh. 5 grams lang, no? Kasi, pagka kunyari, 10 ang kailangan ninyo o 20, pwede nyong gawin, hatiin nyo. So, take 10 dito, it's either 5 dito, 5 sa kabila. Pwedeng ganun. O kaya, kung 20 ang kailangan, take 10. 10 dito, 10 dito sa may likod, sa kabila. No, ngayon, katulad na ito, 5 grams lang ang kailangan. So, sobrang liit. So, malamang, isa lang ang gagamitin ko. Hindi ko na rin gagamitin yung dating weights kasi, ano yun eh, yung dating weights niya eh. 20 grams, no? So, ito, dapat sakto nyo lang yung pinakababa niya. So, ito, lagay ko na lang dito. Okay. Dito. Yan. Okay. So ngayon, testingin natin kung balanse na. Ayan o. Oh. Hinto ko sa may dating pinipihitan niya. Okay, ganyan. Oh. Yan. Hindi na siya gumagalaw. So, testingin ko para ulit. Banda rito. Oh, di ba? Hinto na siya. Ibig sabihin, balanse na yan. Yung paikutin nyo ulit. Tignan nyo. Kung same point yung hinihintuan niya, hindi pa balanse yun. Pero kapag magkakaibang point na yung hinihintuan niya, pagka pinaikot nyo ng ganyan, ibig sabihin, okay na yun. Tapos kapag hininto nyo nga, iligilan nyo ng ganyan, dapat hindi na siya gagalaw. Yan. Katulad nung kanina, yan, yung part na to, oh, hindi na siya gumagalaw. So, balanse na yan, mga idol. Tara, pwede na natin kabit. Okay, mga idol, yan. Kapapasin ninyo sa likod ko, yan. Nasa NLEX ako, no? Nag-expressway muna ako para matesting yung ating motor kung may vibration o wobble yung manubela. Dahil sa pagkakabalance natin tsaka sa pagkakapalit. So, ayun, na-testing ko naman, okay naman. Walang vibrate, walang wobble. So, smooth yung gulong natin. So, masabi kong malapit na malapit sa balance niya. No? Hindi naman ganun siguro ka-perfect, hindi natin masasabi. Kasi static wheel balancing and DIY yung ginamit natin. Pero kung meron kayong machine na alam na nag-wheel balance, mas maganda yun. Pero yung saan kasi, ginamit ko lang eh, syempre, DIY lang, no? Ganun yung procedure, pero DIY lang, wala rin ako nung... Kasi may nabibili na parang gamit para mas lesser friction eh. So, mas mape-perfect mo yung balance niya. Pero ayun, yung ginawa ko, yung pinakita ko sa video, okay naman. Kasi ang ginawa ko, tumatakbo ko na mabilis, no? Bibilisan ko. Ngayon, pagka mabilis na, syempre, paparamdaman ko yung gulong kung nagwa-wobble siya o nagbabibrate. Ginagawa ko, nagka-clutch ako sa high speed. Kaklats ko, tapos syempre tingin ha, ingat-ingat, tingin sa likod, pagka wala naman sasakyan, no, kinaklats ko kasi para maramdaman ko yung makina tsaka yung gulong. Kasi kapag hindi ko kinlats, mabibrate yung makina ng motor ko eh, mabibrate. So hindi ko masabi kung nagagaling ba sa gulong o sa makina yung vibration. No, gagawin ko, kaklats ko, then smooth na smooth yun, syempre walang vibrate ang makina. Tapos pinapakiramdaman ko, ayun, napaka-smooth, walang ka-vibrate, walang alog, walang wobble. Tinesti ko na, actually, ginigilid ko minsan, tapos binibirawan ko na konti yung manubela para matesting lang. Pero, huwag niyong gagawin. Disclaimer, idol, ha? Para lang ma-share ko sa inyo, huwag niyong gagawin yun. Yung sa akin, binibitawan ko lang ng konti, pero konti lang, parang maiganyan mo lang, oh. Malaman ko lang kung hindi siya mag wawabol, no? So, okay naman mga idol. So, nasa sa inyo. Kung gusto nyo yung testingin, gawin. Ayos na ayos. Effective, mga idol. Effective. So, ingat lang mga idol. Ride safe. Thank you.